ang ahas, ika nga nila, ay hindi lang nakikita sa kapatan. Minsan ay nasa tabi mo na pala o kinakaibigan ka pa. Kulit sa listahan natin ito ang mga totoong ahas na may mga kamandag at may kakayahang kumitin. Napakaraming buhay, mayroong 3,600 ang naitalamuri ng ahas sa buong mundo at 132 dito ay nakalalasok. Kaya naman samahan niyo ako upang ating tumasin ang 10 pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Number 1, ang fierce snake o India. Ang naitanghal, pinakamakamandag na ahas sa kalupaan ay Taipan. Ang isang puklaw nito ay kayang maglabas ng 110 mg ng kamandag. Ito ay sapat na upang kumitin ng 100 katao o 250,000 daga. Kung ikukumpara ay 50 beses na mas malakas ang kamandag nito at ikukumpara sa isang kobra, bihira ang kaso ng pagtatuklaw ng ahas na ito. Ito rin ay hindi agresibo, ngunit kung sa pahalag ng now, isang tao, 100% na papanaw ito sa loob lamang ng 30-40 minuto. Kung isasama ang katubigan at maitatanghal ng pinakamakamandag na ahas ay ang Belcher Sea Snake. Ang 1 gramo ng kamandag nito ay kayang kumitil ng 1,000 katao. Kadalasan ang mga panging isda ang nabibiktima ng ahas na ito. Ito ay kadalasan kapag sila ay kuha ng kanilang labat sa katagatan. Number 2, Eastern Brown Snake. Sa lahat ng pangalan sa ating listahan, tila hindi naman nakakatakot ang ahas na ito. Ngunit sa kahilalabang na kamandag ng ahas na ito ay maaari ng kumitil ng 1 tao. Isa na naman sa makamandag na ahas na matatagpuan sa bansang Australia, ang Eastern Brown Snake ay pinipiling manirahan sa mga lugar kung saan marami ang tao. Kilala ang ahas na ito sa pagiging agresibo at paulit-ulit na nanunuklaw. Mabilis din ito kumilos. Ang kamandag nito ay isang uri ng neurotoxins at isa ring blood coagulant. O sa madaling salita ay nakapagdudulot ng pamumuno ng dugo. Isang biyaya na kalahati lamang sa mga tunaw nito ay ang nilalagyan ng kamandag. Ang ahas na ito ay agresibo at nanunuklaw lamang sa mga bagay na gumagalaw. Kaya ipinapayo ng eksperto na kung makakikita ng ganitong klase ng ahas ay huwag basta-basta gagalaw. Ayaw ninyo, Number 3, ang Blue Crate. Kilala rin sa katawagang malayan ang pinakamakamandag at pinakamakakamatay ng buhay ng ahas na matatagpuan sa Timog Silangang Asya maging sa bansang Indonesia. 50% ng biktima nito ay talaga namang mamamatay. Ito ay kahit pa sila ay natutukan na ng adivet. Ang blue crane ay naninila at kumakain ng kapwa nito makamandag na ahas. Kahit pa ang kauri nito, karaniwang gabi lamang ito lumalabas. Ngunit ganun pa man sa pagkalahatan, ang ahas na ito hindi gaya ng ibang ahas sa listahan natin na agresibo. Ito ay tila mahiyan at mas lamang na umiwas. Huwag lamang itong gagalitin. Karambalan, ang kamandag ng ahas na ito ay isang uri ng napakatapak na neurotoxins. 16 beses na mas matapang pa sa kamandag ng isang cobra. Sa oras ng matuklaw, ang biktima ay agad itong makararamdam na pamumulikan, pag-iisay at pagkaparalisa. Ang biktima ay kadalasang hindi na umaabot ng buhay sa ospital o kaya ay permanenteng nasa estado ng coma o brain dead dahil na rin sa hypoxia o pagkakulang o pagkawala ng oxygen sa katawan. Number 4, ang Taipan. Isa na namang makamandag na ahas na matatagpuan pa rin sa bansang Australia ay ang Taipan. Ang isang patak na kamandag ng ahas na ito ay sapat na upang pumatay ng 2,000 guinea pig. Ang kamandag ng ahas na ito ay nagdudulot ng pampuo ng dugo o blood clot na nagiging sanhin ng pagbabara ng ugat. Ang kamandag ng Taipan ay napakataas na uri ng
neurotoxins. Bago pa na imbento ang anti-venom para sa kamandag nito, ay walang naitalang nakaligtas sa kamandag. Ahas na ito, ang lahat ng sawing balad na biktima ay pumapanaw isang oras mula na sila ay matuklaw. At kahit pa nga may anti-venom na, ang pasyente ay 50% lamang ang tsansa upang makaligtas at karaniwang kailangang ilagay sa ICU upang matutukang mabuti ang kanilang magiging kalagayan. Number 5. Ang Black Mamba. Ang ahas na Black Mamba ay matatagpuan sa maraming parte ng demente ng Africa. Ang ahas na ito ay kilala sa pagiging agresibo at talaga namang walang intis kung manuklaw. Ang Black Mamba rin ay ang naitanghal na pinakamabilis ng uri ng ahas sa kalupaan. Kaya nitong umabot sa 20 kilometro ang bilis kada oras. Kaya nitong manuklaw ng 12 sunod-sunod na beses na walang mintis. 50% ng biktima ng ahas na ito ay pumapanaw. Ang mga sintomas ay ang mananakit ng bahagi kung saan natuklaw. Susundan ito ng tila pagkakakuryente ng bibig, pagkikabuong kalamnan. Susundan pa ito ng pagkatuling, pagdidilim ng paningin, pagkalito, lagnat, paglalaway o pagpula ng bibig, pangingisay. Kung sa panahong ito ay hindi malalapatan ng lunas, ay makararamdam ang biktima ng pananakit ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka, pamumutla, hirap sa paghinga, irregular na tibok ng puso, pagkaparalisa. Ang biktima ay kukumulsyonin, ito ay mauuwi sa coma, at kalaunan ay papanaw na ang biktima. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari sa lamang ng 25 minuto hanggang sa 3 oras matapos ng matuklaw. Kung hindi malalapatan ng anti-venom ay 100% napapanaw ang biktima ng makamandag na ahas na Black Mamba. Number 6. Ang Tiger Snake. Ang Tiger Snake ay matatagpuan sa bansang Australia. Ang ahas na ito ay napakamatapang ang kamandag. Ito ay tinatawag nila neurotoxins. Ang biktima ay siguradong mamawian ng buhay sa lamang ng 30 minuto at 50% ng matutuklaw ng ahas na ito ay nasasawi. Ang sintomas ng kamandag ng Tiger Snake ay ang pananakit ng paa o di naman kaya ay bandang paninigas ng kalamnan sa liin. Tila ba tinutusok-tusok ang kalamnan na may kasamang pamamanhid. Susundan pa ito ng pagpapawis at hirap sa paghinga at kasunod ay ang kaparilisa. Ang ahas na ito ay igaya sa ibang ahas sa listahan. Hindi agresibo, ngunit ito ay walang mintis o manuklaw. Kung makakakita ng ganitong klaseng ahas, ay mas mainam na huwag itong lapitan at mas mainam na ito ay makaiwasan. Number 7. Philippine Cobra. Hindi lahat ng cobra ay papasok sa ating listahan, ngunit ipahinin nyo ang Philippine Cobra. Ang cobrang matatagpuan sa ating bansa ay kaya ang kanyang kamandag ng 3 metro ang layo. Ang kamandag ng Philippine Cobra ay isa sa kamandag na tinatawag ng neurotoxins. Ito ay nakakaapekto sa puso maging sa paghinga. Ang kamandag ng ahas na ito ay nagdudulot ng pagkaparalisa at pagkasawi sa loob lamang ng minuto. Ang mga simptomas ng kamandag nito ay pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagdurumi. Ang biktima ay mawawala ng malay at kukumulsyonin. Kung hindi maaagapan sa loob lamang ng 30 minuto ay tiyak ang pagkasawi ng sino mang sawing balad, matuklaw, ahas na ito. Number 8. Ang Viper. Ang uri ng ahas na ito ay matatagpuan sa maraming bahagi ng mundo. Ngunit ang naitanghal na pinakamakamandang na uri Viper ay ang soft-scaled viper, maging ang chain viper. Ang mga uri ng viper na ito ay matatagpuan sa gitnang silangan maging sa gitnang bahagi ng parte ng Asia, partikular na sa mga bansang India, bansang China, maging sa tibok silangang Asia. Ang mga viper na ito ay kilala sa pagiging agresibo. Nakakadagdag sa pagiging delikado ng ahas na ito ay ang pagiging aktibo nito sa gabi, lalo na sa panahon na katitila lamang. Sa oras ng matuklaw ng ahas na ito, ang biktima ay makararamdam ng pananakit sa bahagi kung saan ito ay natuklaw. Susundan ito ng pananakit ng kalamnan. Nagdudulot din ito ng pagturuko ng mga gilagid at titi
kailangan lamang bababa ang presyon ng sawing palad, biktima na natuklaw. Ahas na ito, dahan-dahan na rin babagal ang tibok ng puso ng biktima. Sasabuyan pa ito ng pagkakaroon ng mga sugat sa bahagi ng katawan na natuklaw, maging sa mga bahagi ng pati ng katawan. Maaari rin itong samahan ng pamamaga, maging ng pagsusuka. Ang pamamaga ng katawan ay maaaring magtagal mula ng 2 linggo. Sa isang buwan, ilang kaso din ang naitala na ang laman kung saan natuklaw ang biktima ay unti-unti nabubulo. Ang mga natuklaw na ahas na ito kung hindi magkagamot ay papanaw sa loob ng 1 hanggang 4 na araw. Ito ay isang kadahilanan na ang infeksyon ay kakalat sa buong katawan at magdudulot ng pagkalason sa dugo at sa katagalan ay titigil na rin sa pagtibok ang kanilang mga puso. Number 9. Ang Death Adder. Ang makamandag na ahas na Death Adder ay matatagpuan sa bansang Australia at maging sa New Guinea. Ang ahas na ito ay kumakain ng kapwa nitong ahas. Kahit pa nga ang ilan sa pinakanakalalasong uri ng ahas sa ating listahan ay ginagawa lamang ito ng isang hapon. Ang estilo ng paninila ng Death Adder ay sa pamamagitan ng pag-ambush. May tila pagkakahawig ang Death Adder sa naunang ahas sa listahan, ang rattlesnake. Ang kanilang katawan ay halos parehong bilugan, maging ang kanilang ulo ay halos magkahawig rin. Ang sawing palad na matutuklaw ng ahas na ito ay nasasawid dahil ang kamandag nito ay tinatawag ng neurotoxins. Ito ay nakapagdudulot ng pagkaparalisa at kung hindi magagamot ay maaaring magresulta sa pagkasawi. Ito ay sa loob lamang ng 6 na oras. Ito ay sa kadahilanan na ang lason na kumalat sa katawan ng kanyang biktima ay nakapagdudulot ng respiratory failure. 50% ng natuklaw ng ahas na ito ay sigurado mamuwian ng buhay. Number 10. Ang rattlesnake. Ang kaisa-isang ahas na nagmula sa Amerika na nakapasok sa listahan ay ang makamandag na rattlesnake. Madaling makilala ang uri ng makamandag na ahas na ito. Ito ay sa kadahilanan na ang buntot nito ay gumagawa ng ingay sa tuwing ito ay nakakaramdam ng pangal at nag-aambang magtuklaw. Rattlesnake ay miyembro ng tinatawag nilang pit viper, uri ng mga ahas. Ang viper snake ay may kakayahang manuklaw sa taas ng higit sa kalahati ng haba ng katawan nito. Ang kamandag ng ahas na ito ay may kemikal tinatawag na hemotoxic na uri ng veno o kamandag na sumisira sa mga tissue at kalamnan na sa palad ng matutuklaw nito. Ito ay nagdudulot ng pamumuko ng dugo, kaya naman ang mga natuklaw ng ahas na ito ay kadalasan napuputol ang bahagi ng katawan na tinamaan ang dag. Ang rattlesnake ay naitanghal na 10 sa pinakadelikadong uri ng makamandag na ahas sa buong mundo.